Okay, congratulations kasi tapos ka na sa lesson 3 niyo po. So congratulations at you made it sa lesson 3 natin. So right now po, this is our lesson 4. The basic number 1 po sa mga bagong member katulad mo. Kasi yung number 3, yun yung 5 pillars po sa mga bago. Okay? Now ngayon, ito yung detalye. Okay? So right now, ituturo ko sa inyo kung pa sa lesson 4 natin, online prospecting. So kasi ngayon, pandemic, lahat po online na. So ituturo namin lahat ngayon via online. So dito mo malalaman yung online inviting, online marketing, online script. Kasi importante din yung script. Minsan kasi, hindi natin alam kung anong sasabihin. Nag-chat na kayo ng friend mo or kakilala mo, hindi mo alam paano i-intro. So good thing dito ko po ituturo yung proper script natin. Okay? Ituturo ko po yung step by step para ikaw, na member na ngayon, na activated na ngayon, ay maraming sign up under your team. Kasi sa business natin kasi, whether you like it or not, hindi yan tatakbo yung sistema mo pag walang tao. Lahat na ng business ganun, di ba? So in short, ituturo ko po sa inyo ngayon paano ikaw na maging maraming sign up sa business natin. Okay? And ang pinaka good thing dyan, since nirecord ko na lahat, this is based on my experience in this kind of industry. Me and my wife, we've been in this industry for already 9 years already. So no need mo nang daanan yung 9 years. Ituturo ko lang kung paano ko ginawa. Bakit ngayon, magawa namin yung mga ayaw sumali sa sali after namin makausap. Yung mga hindi gusto ng mga ganitong klaseng business, nagagawa namin mapasali after namin makausap. Yung mga walang pera, napapasali namin after namin napapausap. So yan po yung ituturo ko sa training na to. Now, para ikaw na nakikinig sa akin right now, wala kang ibang gagawin, kukopyahin mo lang. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula, subscribe ka muna sa ating YouTube channel para every bagong video natin, ma-notify ka agad. Okay? And pwede ka mag-comment ng mga anong natutunan mo sa video ng lesson 4 natin. So, as my advice to you, bago natin simulan, katulad ng lesson 3, pag nasimulan mo yung ating lesson 4, itapusin mo siya. Kasi, mas madaling maintindihan pag matapos mo yung training natin. Okay? Basic to guys. Kailangan mong matutunan. Kapatid, ako, given na po, magaling talaga kaming magpasali ng tao. Kung bakit ko ginawa ang video na to, concerned ako sa mga bagong nagsali. Tama? I'm sure, nag-invest ka kasi gusto mong kumita ng malaki. So ngayon, tuturuan ka namin para kumita ng malaki. Tama? Para kumita ng malaki, kailangan po malaman mo yung basic gawin sa mga bagong member na katulad mo. Ay bonus pa, ituturo ko kung paano magsagot ng mga objection. Meron ba kayong mga na-invite? Yung ayaw ng ganitong business kasi hindi sila marunong mag-sales talk, hindi sila marunong magbenta, mahihain sila. Ituturo namin paano magsagot. Pag malaman mo na kung paano magsagot, ikaw na mismo ang sasagot sa kanila. Okay? So handa ka na ba? Pag meron kang headset, gamitin mo para mas madali siyang mapakinggan. Number 2, kailangan po bigyan nyo ng oras. The moment pakinggan mo siya, kailangan po walang sagabal. Okay? Number 3, check your internet para the moment magsimula ka sa training natin, mag-focus ka talaga and malaman mo talaga kung ano ang dapat gawin bilang isang bagong member ng Prime 4x4 system. Okay ba? Handa ka na ba? Okay, let's do this. Okay, so eto na. Simula na tayo, online marketing training courses. So ngayon po, we are in the lesson 4. New Active Prime Training. So ibig sabihin po, yung mga Prime 4x4 system na bagong sign up lang, yung mga bagong sali lang, ito po yung dapat nyong gawin. So aside sa mga tips na binigay ko kanina, bago tayo magsimula, okay? Ready your business notebook and your pen. Kasi importante po yung ituturo ko sa'yo ngayon. And always put this in mind na the tip of the pen is much more sharper than the sharpest mind. Bakit po? Kahit gaano ka katalino ngayon, tao ka lang na pwedeng makalimot. Pero yung ballpen at saka yung notebook, kahit gaano pa yan katagal, pag open mo ng notebook, ma-remember pa rin kung ano yung natutunan. Especially po sa basic na training ngayon. This is for new activated prime training. Tama? And
dating member ng field ng online na gustong mag-adapt ngayon sa online, eh ito dapat gawin nyo. Kasi promise po, tama? It's been 2 years already since the pandemic. Iba talaga yung field at iba talaga yung online. Kahit hindi ka baguhan, basta member ka, gusto mong magsabay sa online na banatan o sabay sa online na marketing, eh kailangan mo talagang i-notes yung mga steps natin dito. Okay, so handa ka na ba? Magsimula na tayo. So first, yung step po natin, yung first step po natin, these are the golden rules. Importante po, mayroon tayong patakaran na susundin. Patakaran po na susundin. So, Facebook must be presentable. Ano ibig sabihin ng Facebook must be presentable? Yes, maraming, yes tayong lahat meron pong Facebook. Pero guys, since yung sinalihan mo ngayon is business, yung gagawin natin na platform, yung Facebook natin, ibig sabihin po, hindi tayo maglalakad, hindi tayo pupunta sa mall, hindi tayo magpupunta bahay sa bahay. Kasi since online po tayo, so dito tayo, yung platform po natin is yung Facebook. So ngayon po, yung ituturo ko sa inyo, una, yung Facebook natin kailangan presentable. Clean up your Facebook. So dito po ngayon, since business tayo, kailangan malinis po yung Facebook natin. Ano ibig sabihin? I know, meron mga, ako before, share ko lang sa akin, ako before, dati akong gangster. So nag-a-upload ako ng mga baril, nag-a-upload ako ng mga nakahubad kami, mga gangster, you know what I'm saying? Yung mga hindi siya presentable po sa business. Kasi po, ang person po, what your first impression will last. Kahit sobrang bait mo, pero yung in-upload mo naka-yosi ka, yung first impression nila, pangit na yun. Tama ba? Tama? Kahit sobrang bait mo, pero yung in-upload mo, ha? Babae ka, nag-upload ka, naghubad ka, tinakpan mo lang yung dede mo, eh, yung isip nila, pangit na. So, importante po, since business po tayo, kailangan po clean up our Facebook. So, i-delete natin yung mga bad pictures, i-delete natin yung mga bad na share natin. Tama? Pero if ikaw yung klaseng tao, okay, may tao din na maraming memory yung Facebook, eh pwede kang mag-start all over again. So sinabi ko sa lesson 3, may mga tao talaga na ayaw nilang pang-delete yung mga ano nila, eh pwede kang mag-start ng bagong Facebook, yung tinatawag natin pang business Facebook. Pero if karamihan ng friends mo na sa Facebook mo na ngayon, eh I suggest, ipakita mo yung changes po. Start this with the cleaning of your Facebook. Unfriend, yes, marami tayong mga, isa din sa pag-clean natin is yung mag-unfriend tayo. May mga unfriend natin, yung mga friends natin na chikadura, yung mga friends natin na negative sa business na to, mga friends natin na hindi nagsusupport sa'yo sa business na to, kasi dito natin malalaman yung mga close friend natin at saka yung hindi talaga close friend natin. Kung tunay na friend talaga, magsusuporto talaga. Tama? So yan, i-unfriend natin yung mga nagpo-post lang ng mga bakit ganito yung buhay, tama? Marami akong utang, marami akong kasalanan, marami ang... You get my point? So sa ngayon, hindi siya importante sa business natin. It's because, again po, yung ginagawa mo na negosyo, kailangan po yung Facebook mo presentable. Okay? Now, delete unpresentable picture. Yan, sa sinabi ko kanina, mag-clean tayo. And then, must be nice and attractive. So, starting today po, i-check mo yung... Alam mo naman kung anong attractive, di ba? Ang ibig sabihin ng attractive is pag the moment nakatingin ka sa picture, mapapawaw ka talaga. Mapapa-attract ka talaga. Tama? Pag yung picture mo na ano yan, sa news feeds, mapapastop ka talaga kasi na-attract ka. So, i-check mo yung profile picture mo ngayon kung ikaw ma-attract ka ba sa profile picture mo. Pag hindi, palitan mo na. Okay? And then your cover photo, check also. Kailangan kasi attractive. Post all transaction of the team and you sign up. Yan. Starting today po, yung ipopost nyo sa Facebook nyo, wala na yung ano, yung mga kadramahan, emotional, kasi po again, business po yung purpose mo ngayon. Hindi ako magbibigay ng training na to, hindi kita tuturuan ng ganito kung hindi ka pa nag-invest. Kaya po yung mga video na to, para lang to, para sa mga nag-activate sa Prime 4x4 system. Pag hindi ka pa nag-invest, hindi ka kita tuturuan ito. Pero since nag-activate ka na, so kailangan natin na linisin natin yung Facebook mo. Okay? For frontliners, anyway, balik muna ako, post all transaction ng teams. Starting today po, pag may mga uploads po tayo, may mga i-upload ka, i-save mo na sa cellphone mo para yun yung ipopost mo everyday. Okay?
Tapos, for frontliners and government employee na mapasali natin, don't put the real names po. Kasi marami ngayon sa Facebook yung mga tinatawag nating hacker. Yung, alimbawa, nag-post ka ng full name, isa-search nila, tapos wala silang magawa sa buhay, nini-negative nila. So yung tao naman na baguhan, madi-defocus. So sayang yung na-invest sa tao, naka-invest na, kasi yung I'm expecting yung mga nakikinig sa akin right now, nak-invest ka na ng pera. So yung trabaho ko ngayon, kailangan kumita ka sa in-invest mo. Na pag makinig ka kasi ng ibang tao na hindi coach mo sa business na to, yung trabaho nila, i-defocus ka lang. Wherein, yes, pag ma-defocus ka, so tatawa yun sila, yan, tama yan. Pero ang hindi nila alam, sayang yung perang pinalabas mo. Kasi syempre, pag ma-defocus ka, hindi ka na magiging active. Kami po, concerned kami sa'yo, kaya kita tuturuan ko anong tama. Okay? And then, if pwede, yung mga confidential, pwede i-cover yung faces or to avoid being stalked. Okay? Pero much better yung advice ko, halimbawa may kaibigan ka na police or AFP or PNP, yan, PCG, i-put lang, nickname lang nila, wag mo lang i-save, i-post yung full name. Ayos ba? Nag-intindihan ba tayo? And then, proper mind setting. Ano bang dapat isipin mo? Okay, ito yung number one, ha? Proper mind setting of prospect. Bago ka magsimula na maghanap ng friends mo sa Facebook, ano bang dapat isipin mo? Mindset, isa-isip mo na. Ang ibig sabihin kasi ng mindset, ihanay, kumbaga sa Bisaya, ihanay. I-pile mo yung pag-iisip mo para hindi maging magulo. Ito yung dapat isipin mo bago ka mag-market sa Facebook. Ano ibig sabihin ng market? Bago ka makipagkausap sa mga friends mo sa Facebook, ito dapat ilagay mo sa isip mo. Okay? Ready ka na? Number one, ano ba ang dapat gawin para makinig ang prospect sa'yo? Okay, ito dapat ha? Okay, ito na. Always talk about present reality. Ito, hindi ito tinuturo sa mga ordinary lang na guru and coaches. Kami lang ang mga veterans lang ang alam nito. Ito po yung reason kung bakit kung ikaw makipag-usap sa mga friends mo, hindi sila kakagat sa business. Pero pag kami kakausap, kakagat. Kasi ito yung number one. When we talk about our client, yung sinasabi namin, hindi kami nagyayabang. Hindi namin niyayabangan kasi normal sa tao. Pagyayabangan mo, ay pare, yayaman, mayaman kami, marami kaming kotse, marami kaming bahay. Normal sa Pilipino po na mahahambugan. So if you talk about your friends po, talk about present reality. Ano ba rin yung reality ngayon? Siyempre, global crisis, unemployment, maraming natanggal sa trabaho kasi pandemic, lumiliit na yung mga negosyo natin ngayon. Mga traditional business, konti na lang yung bumibili kasi pandemic, mga ganun na bagay. So, dito nila ma-realize talaga na ano ba yung reality? Kulang yung wala silang savings, tatanda, tapos ma-realize mo, what if magkasakit ka bro? Ma'am, what if magkasakit ka? May savings ka na ba? Tama? What if mawala sa pamilya mo? May ready ka na ba? Always make them realize what is reality. Pag makipagkausap ka ng friends mo, huwag kang power ng power. Ano yung ibig sabihin ng power? Yung parang amaze ka always. Normal yan, mga joke ng joke. Pero pag seryoso kasi, ito yung always ilagay mo sa usap. Para makapasok ka sa topic mo na business, always talk about reality. Kasi po, sa reality right now, pag hindi ka nagne-negosyo, you will be left behind. Promise. Pag employee lang, sorry for that term ha, pero marami ako ngayon mga employee po na nagninegosyo na kasi they realize. Kaya ngayon ko nasali ka eh, di ba? Kasi alam mo, pag sahod lang, kulang talaga. And that is the reality. Next, always talk about their weakness. Ano bang yung weakness sa tao? Family. Ama, how much more pag yung parents na matanda na o masakit na, o balik-balikan mo yung topic na yun. Kasi ma-realize talaga nila eh. Ama, huwag kang mag-topic ng ex, huwag kang mag-topic ng mga, ano ba mostly topic ng mga tambay lang or mga nasa kalsada lang? Di ba mga libak? Anong tawag sa English yun? Backfight? Yung backstalker? Tama? Huwag ganun. Uy, may ano ba siya? No, may ano siya? Huwag ganun. Pag ganun yung topic mo, hindi ka makapasok sa topic ng business. Always put this in mind, negosyante ka na ngayon. Kung bakit mo siya kinakausap, ha? Bakit mo siya kinakausap? Kasi yung goal mo, i-share yung business. Now,
pagdiretsahan mo i-share yung business sa kanya, eh, trespassing ka dyan. Tama, ano ibig sabihin ng trespassing? Huwag mo diretso-diretso. Hintayin mo, magtanong siya, paano ka makatulong. So, kailangan meron tayong tinatawag na usap-usap muna tayo. Diba? So, yun, ito yung mga topic, ito yung mga sikreto tinuturo ko na yun. Imagine mo, number one pa lang, meron ka ng sikreto na laman, kaya i-notes mo. Hindi ito tinuturo ng mga ordinaryong guro. Okay? So, talk about family starting today. Put it into practice. Coach, hindi ako marunong coach. Practice na! Kaya ang mga nga isulat para starting today, when you talk about people, always talk about reality. Always talk about their family. Tama? Huwag mong yabangan. Tama? Next. You are the source of hope. Yon yung goal. Until ma-share nila yung problema nila sa buhay sa'yo, problema nila sa financial, then dun tayo papasok po na you are the source of hope. Kaya po namin i-share po si Prime 4x4 System. Kasi di ba nasabi mo, problema ka sa financial. Di ba nasabi mo, wala ka pang savings? Share ko nga yung Prime 4x4 System natin. Kasi gusto mo mag-savings, di ba? Di ba sinabi mo sa akin, gusto mo may savings? Ayan, dun ka na makapasok. Kasi, again, reality yung sinabi mo eh. Di ba? Iba kasi pag diretsahan mo sasabihin, gusto mo ng malaking pera. Gusto mo ng 1 million. Iba kasi yon. May mga technique tayo dyan, guys. Tama? Bakit namin tinuturo dito yung mga moves namin? Kasi yung market natin yun are the right people or the quality people. Marami pong sumasali na sali-sali lang. Pero meron din yung mga mahirap mapasali, pero pag yun mapasali, magiging leader yun. Yun yung tatargetin natin yun. And yun yung ipapasok natin sa 4x4 mo, apat na tao. Pag yung apat na tao, leader yun, eh, wala ka nang gagawin yun. Tatakbo yung sistema na yun. And yung mga leader, always put this in mind, hindi yan madali makuha. Kailangan mo talaga pag-usapan ang realidad. Kailangan mo talaga pag-usapan yung mga weakness nila, yung family nila. How much more yung makausap mo dati ng member ng ganitong business? How much more pag nakausap mo dati ng may experience ng ganitong business? Eh, hindi talaga madaling makausap yan. Pero again, pagyayabangan mo, magyayabang din yan kasi may experience na yan. O, naka-experience na kayo nakausap na gano'n? Yung mga taong may experience na sa ibang kumpanya, di ba pag-invite mo, ay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Ako kumita ko dati. Mga ganun pa. Pero pag yung intro mo, reality talk, pag-usapan nyo kung anong status niya ngayon, kumusta ka? Di ba may background ka sa, oh, ang galing ko dati. Pero pare, anong kumusta buhay mo ngayon, pare? Ilan yung kita mo per day? Pare, di ba may anak ka? Doon na magsisimula mag-downgrade yun, pare. Mahirap talaga eh. So may utang ka, pare. Marami, pare. Kulang kasi nagtrabaho nga ako. So doon yung reality. Tapos pasok mo yung weakness ng family. Ah, di ba? Okay, next. Ito na, invitation. So, number one, proper mind setting. Number one, proper mind setting. Yeah, bago ka makipag-usap ng mga friends mo sa Facebook or bago ka mag-chat, kasi online naman tayo, bago ka mag-chat or makipag-video call sa friends mo sa Facebook, ito yung ilagay mo sa utak. Yung purpose mo, yan sinabi ko. Hindi ka maglandi sa Facebook, hindi ka mag-boyfriend sa Facebook, hindi ka mag-girlfriend sa Facebook. Kasi yung purpose natin yung business. Ayos ba? Naintindihan ba? Okay. Next, invitation. Ito na. Siyempre, invite mo muna. Huwag mong set up mo na schedule. Huwag masyadong atat. Minsan kasi, pag nakausap na, diretsahan na eh. Diba? Halimbawa, nakausap mo na. Ayan, na alam mo na yung weakness niya. So, pinasok mo na yung purpose. O, diba? Try mo yung Prime 4x4 System kasi malaki kita. Hindi to. Siyempre, magtatanong yan. Paano yan? Ang problema ng iba, atat na atat. Sinabihan na, uy, madali lang, 9,148 lang yung puhunan. Madali lang, sali ka lang. Hindi ganon. Kasi mag-trespassing ka rin yan. Kailangan, we are doing a professional and a big-time company. Kaya po kayo tinitrain. Kasi trinado tayo. So, huwag kang masyadong atat. Set a schedule. Okay? Dapat right timing. Huwag kang mag-present nang meron siyang duty. Huwag kang mag-present na meron siyang ginagawa. Kasi ang tao po, he cannot serve two masters at the same time. Tama? So, kailangan yung gagawin mo schedule. Sino dito may alam about volleyball po? Volleyball. Di ba alam niyo yung spike? Di ba spike? Pwede ba yun? Yung bula, diretso spike? O mayroong mag-toes up?
bago i-spike, i-set up mo muna bago i-spike para effective. Yun yung ibig sabihin, bago ka mag-present, bago mo ipakita kung ano talaga yung prime 4x4 system natin, kailangan po is dapat may right timing. Huwag mong sagadin. Tama? Next, dapat hindi busy. Minsan kasi, yung ginagawa ng karamihan, GM o GM talaga, group message. Tama? Yung video, sinisend talaga eh. So, huwag kang masyado, schedule mo lang, schedule. Okay? Know the weakness and the strength first. Yan. So, yan yung sa lesson 1, di ba, alam mo na yung weakness niya, family. Okay? Yung strength niya, dati siyang may experience or may negosyante siya. Or yung, imagine mo, yung mga police natin, imagine mo ha, alam natin yung ano yung strength ng mga police. Number one, yung mga police, malakas ang loob. Yun yung mga strength nila. Kasi imagine mo, hindi yan sasalang sa police. Pag bago ka naging police, grabe yung training na nadaranan nila. Pero nakasurvive. So meaning, yung strength nila, malakas ang loob. And sa business, yung sikreto, kailangan malakas ang loob. O diba, alam mo na. O, yung mga OFW natin, alam mo ba yung strength nila? Yung strength nila, hardworking yan sila. Hindi madali ang isang OFW. Pero hardworking yan sila. Ano yung weakness? Kulang yung pera nila. Kasi pangbigay lang talaga sa pamilya nila. Yun, kailangan bago ka mag-present, kailangan bago ka mag-present, alam po ninyo yung weakness at strength ng prospect mo. Bago na naman to, sulat nyo mga kapatid. Kasi importante, importante na mayroon kang matutunan. Tama? And bakit po nyo isusulat? Para every time malimutan, open mo lang yung business notebook mo, i-apply mo agad sa inyong kliyente. O, diba? Next, create good relationship. Minsan, sa pag-approach mo ng prospect natin, diretso mo nilalatagan, diretso mo pinipresent kung ano yung prime 4x4 system. Guys, huwag mo nang diretsuhin mo. Pabutin mo one day or two days na friends kayo. Dalawa kasi yun eh. Close friend and just a friend in the Facebook. Pag close friend, pwede diretsahan. Kasi friend mo naman. Pero basta huwag masyadong atat, i-position mo muna. Dapat vacant siya, yun mga rules natin. Okay? Pero pag hindi mo pa close friend o sa Facebook mo lang siya naging friend, huwag ka munang mag-present agad. Trespassing kayo. Always know the law of trespassing. Tama? Baka ma-insultuhan ka pa nun. So yung gagawin mo, create mo muna good relationship. Chika-chika muna kayo. Video call. Like-like ng mga comments. Like, nag-gets ninyo. Ganun muna, create good relationship. Until such time, the time will come na ma-open mo na yung business sa kanya. Okay. Goal. Set appointment for presentation, get the commitment. So dito po, yung labanan po dito is set the appointment. Bakit maraming sumasali sa amin? Kasi po hindi namin dinidiretso nilatagan sa video natin. Tama? Baka ikaw, bakit nag-try ka na lang mag-share ng video, bakit hindi nagsali? Kasi hindi sila nagtanong, sinishare mo na yung video. Hindi sila nagtanong na paano ang bakit, sinishare mo na yung video, inuunahan mo. Kailangan guys may proper timing. And since professional po tayo, yung ginagawa namin, siniset up namin ang appointment. Sir, eto sir, anong oras ka bakante sir bukas? Kasi maraming sasabi, may duty ako ngayon. Sige sir, kailan po yung day off mo sir? Bukas. Sir, ano ka bakante? Umaga or hapon? Sige, hapon lang. Sir, bigyan mo ako ng 1 hour sir. 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. Papiliin mo. 2 p.m. O sige sir. So bukas sir, afternoon, 2 p.m. Get the commitment, sir. Tao ka ba ikasundo sir ha? Baka mamuti yung mata ko sa kakahintay. Ginaganon ko talaga kasi kaibigan na kami. Sir, sure sir ha? Wala kang ibang gagawin sir ha? Para focus ka talaga. Actually sir, yung video namin ilang minutes lang pero mas better wala kang gagawin para makafocus ka. Pwede ka mag-note sir kasi business naman to. So at least malaman mo yung detalye. Bago ka mag-decide sir, tingnan mo muna. Yun yung ginagawa namin. We set appointment. Kasi yung mga tao hindi nagsiset ng appointment, yun yung mga tambay, yung mga walang ginagawa, yung mga low entry. Pero yung kung market mo talaga mga professional, siniset mo talaga yung appointment. Tama? Halimbawa, yung bagong business partner namin from USA, sobrang busy kasi yung sa amin dito sa Pilipinas, gabi, sa Ilkanla, umaga. Same hour, if 7 p.m. dito, 7 a.m. umaga, sobrang busy niya. Alam mo, paano namin na pa-close deal yun, napasali namin sa, ano, alam nyo paano namin napaintindi yung business sa kanya?
siya yung siniset namin yung schedule. Siya yung nagbigay ng schedule. Saturday, usap tayo. Anong oras? Yun. Kinuha namin. So after that, give me at least 1 hour at okay, pag naset ang schedule, so meaning, since na-reserve ko ng schedule, wala siya yung ibang gagawin. Kahit nandiyan yung anak niya, sinisiguro niya makinig siya sa discussion. Pag ganun kasi yung presentation mo, walang, di ba, ikaw napasali ka kasi malupit talaga yung presentation natin. Di ba, ikaw napasali ka kasi maganda talaga yung business natin. It's so happen lang, John. Bakit may ibang tao hindi sumali? Kasi nilatagan mo sa business na meron siyang ginagawa. Halimbawa, OFW. Paano yung makikita kung sinishare mo, pinipilit mong ipapanood sa kanya yung video, ipanggalaba yan. Hindi yan maintindihan. Pinipilit mo panood sa video if yung amo nandyan yan. Hindi yan maintindihan. So, hanapin mo yung bakante niya. Ikaw na business partner, mag-adjust ka. PNP o mga police, paano yung mapapaintindi sa'yo kung pinipilit mo na pakinggan yung video, panoodin yung video if meron siyang duty. So, hanapin yung vacant hours niya or day off. Okay? Ayan, eto na, presentation. So, ayan, friend na kayo, tapos na-schedule mo na, eto na yung presentation. Ano po yung gagawin ng presentation? Nakuha mo ba, na-notes nyo ha? Yung presentation po, eto yung importante. Halimbawa, nakuha mo na yung 1 hour niya. Na-reserve na. Tapos, sir, remind ko ngayon, sir. Halimbawa, bukas sa schedule mo, sir. Remind ko bukas, sir, alas 3 tayo. Yes, walang problema, sir. Ma'am, remind ko bukas, alas 3 tayo. Yes, ma'am. Yes, sir. Pag 2 p.m., sinams, ma'am, ready, ma'am. Set up tayo Zoom or video call tayo. Diba? So, schedule na. Ito na, ito yung gagawin nyo. First presentation po. Rules of presentation. Number one, make sure no interruption. So, ibigay mo yung rules sa kanya. Sir, sa 3 p.m., wala, okay ba yung internet natin dyan? Ma'am, okay ba yung internet natin dyan, ha? So, yun. No interruption of audio. Okay ba, sir, yung audio, yung cellphone mo, baka nalubat yan, i-charge mo, ha? Tapos lagyan mo ng headset. Siguruhin mo talaga kasi one time big time yan. So kailangan the best yung presentation. Kasi alam naman natin pag the best yung pag na-focus talaga yung presentation, sa pool talaga eh, sasali talaga yan. Promise, 85% yan. Sasali talaga. Prepare video and picture compilation. So starting today po, yung mga ina-upload na mga mentor or mga coach natin o yung mga tao na ka-invite sa'yo, i-save nyo na sa isang folder po. Lagyan nyo ng prime 4x4 system videos. Tama? Kasi para meron kang mapakita mga pruweba, testimony, and compilation. Okay? Personal testimonial picture. So maglalay ka din. Isa din sa requirement mo dito, kailangan kasi ready ka eh. Kailangan may picture ka before, bago ka nag-prime. And then ngayon, kung ano yung mga achievement mo ngayon. Pwede naman sa products. O kung dati, sobrang payat mo. Ngayon, laki mo na. Dati, sobrang itim mo, ngayon puti mo na. Or dati, ordinary ka na, ngayon awardee ka na. Kasi iba yun eh, when your result will speak, everybody will listen. Para makapasunod ka ng tao, the best thing to do is let them see what you have come. Pakita mo yung resulta. When your result will speak, everybody will listen. Okay? Ito na, presentation. Ready ka na? Ha? Importante, meron ka. No. Presentation, cold market and warm market. Ano po yung cold market? Yung mga cold market, hindi mo talaga close. Pero friend mo sa Facebook. Warm market, close talaga. Okay? Paano mag-present? Meron ba kayong friends na sa Facebook? Meron ba kayong friends na sobrang close na close mo sa Facebook? Or ka-relatives mo talaga? Ito yung course i-present mo. Basta before nyo i-present, yun na yung rules, ha? Huwag nyo kalimutan, ha? Before nyo i-present, kailangan 1 hour vacant siya. I mean, bago nyo i-send yung video, kailangan nakafocus talaga siya. Ayan. Ito yung intro video natin. So, kailangan meron ka din ganito. Yun yung si Mentor Warren natin, yung gusto mo ba kumita gamit ng cellphone, laptop, etc. I'm sure nakita mo na ito. I'm sure ito yung first video nakita mo kasi yan yung pang-intro video natin. Diba? Oo. After nakita yan, script number one, please watch this video po, yan po head namin. Huwag mo na, nothing more, nothing less. If close mo, watch mo na yung video, yan yung head namin. Okay? Next, answer, eto yung sagot niya. Pag, after watching the video, pag hindi siya interested, huwag mo na pilitin. Tama?
Kasi meron din namang tao po na ayaw talaga kumita. Meron talaga. Don't expect perfect. Business po yung sinalihan mo. Hindi po lahat ng tao bibili. Hindi po lahat ng tao sasali. Kasi business, katulad ng ibang business, ganun din. Doon tayo mag-focus sa mga sasali at saka mag-activate sa system natin. Okay ba tayo dyan? Pag mag-reply ng yes, kasi karamihan talaga mag-yes. Kasi that time, first video, hindi pa isasabi yung puhunan. So, karamihan yun mag-yes. Or interested. Ito yung goal. A video call preparation for lesson 1. Yun yung ginawa namin sa inyo. Tinawagan namin. We make sure talaga na, sir, bakante na ba yung oras ngayon? Ilang minutes lang to? Nag-gets niyo? Bago namin ipapakita yung, kasi sa lesson 2, doon na po i-explain yung system. Tama? Doon na po i-explain na mayroong puhunan. At ito yung babalik sa'yo. Ito yung resulta. So, kailangan po tawagan nyo muna, schedule nyo muna preparation. Ito yung mga rules. Sir, bago nyo tingnan yung lesson to, since ako sinasabi ko mismo ha, sir, since interested po kayo, ako much better kasi video call eh, para makita mo ito. Sir, since interested ka sir, ha, since nag-yes ka, okay ba yung connection din dyan? Maka-view ra ba ka? Yes. Maka-view ka na ba ng video? Yes, pwede. Sir, since interested ka sir, ito yung mga rules. First is finish the presentation ha. Okay, whether mag-activate ka sa amin or hindi, whether sasali ka or hindi, finish the presentation ha. Kasi di ba na-reserve naman yung oras ko ngayon sa'yo. Number 2, sir, no shortcut. Huwag niyong i-forward, sir. Kasi ilang minuto lang to. Huwag niyong i-shortcut para maintindihan niyo. Oh, yan yung sinasabi ko. Tapos, message after watching, sir, ha? Oh, yun yung mga rules ko. Ang malupit, may safety net ako. Hinihingihan ko ng number. Okay, sir, bago ko ibigay sa yung lesson 1 video namin, sir, hingi ko ng number, sir, contact number mo. Ano yung purpose? Minsan kasi may mga taong wala pang puhunan o nagustuhan pero 50-50 pa. Minsan karamihan hindi na mag-reply. So, kinukuha ko yung number kasi pag may number, hindi niya alam yung number, tatawagan ko after. So, wala siyang choice, sasagit siya kasi hindi niya alam kung sino tumawag. Doon ko malalaman, hindi ko naman nawawayan. Okay. After it, yan, okay na yan. May number ka na. Ito yung step number 2. Send the lesson 1. Kailangan may link ka din dyan. And I'm sure, nakita mo na yan. Hindi ka talaga, yan yung nakita mo, kaya sumali ka. Si Ma'am Dayan Medina, di ba? Si Coach Kester Tan, artista kaya yung si Ma'am Dayan Medina, Mentor Warren, tsaka Coach. Yun yung mga business partner na dyan. Tapos, follow up nyo, send, di ba may nasa folder ka na sa cellphone mo? Okay, follow up mo, send yun. Personal testimony, sample of transaction, send mo yan sa kanya. Okay? Yun lang yung presentation. Sobrang dali lang talaga. Actually, ang i-practice mo lang talaga is the proper timing kung paano mag-present and you make sure na nakita talaga niya. After it, after like 30 minutes, yun na. Mag-text yan, mag-chat niyan sa'yo. Ito yun yung fourth step. Kuha na yung presentation, ha? Notes niyo to, ha? Ito na yung closing part. Answer all the common objections. Kasi, syempre, mag-message yan eh. Doon na natin tatawagan. If mag-message, tawagan natin. If hindi mag-message, meron tayong cellphone, tawagan mo sa cellphone. Bakit po? Kailangan mo, sasali siya or hindi, at least malaman mo kung anong problema sa kanya. Sasali siya or hindi, at least malaman mo kung ano yung mga complaints niya or mga concerns niya. Get my point? Okay, yun yung target mo talaga, malaman mo. Bakit po? Kasi pag marami siyang tanong, marami siyang concern, pag yung mga tanong nasagot mo, ay 85% sali na yan. Okay? Ano ba yung mostly mga tanong nila? No time, sir. Busy ako, sir. Eh. Sir, tanong ko muna yung asawa ko, sir. Relationship problems. Eh. Sir, distance, sir. Malayo, sir. Hindi ma, di ba? No knowledge, sir. Wala akong alam dyan. Hindi ako marunong mag-sales talk, sir. No money, doesn't know how to do the sales talk. Guys, masasagot niya yan lahat. Tama? Magsimula ako sa no time. Ako si bigay kayo ng tip ha. Pag no time kasi, yung ginagawa, sir, walang problema, sir. Kasi yung prime 4x4 system, sir, ginawa talaga sa mga tao, mga busy. We have the system, sir, ka para kahit busy ka, pwede kang kumita. Ang gagawin mo lang, sir, mag-activate ka. Yun lang. Hindi necessary, sir, na everyday ka nakatong sa computer mo o cellphone mo rito.
Tama? Yung relationship problem. Ako, yung ginagawa ko, if lalaki, sir, much better, sir. Sino ba magtatrabaho, sir? Yung asawa mo or ikaw? Ako. Saka mo na siya i-update, sir, pag may kita ka na dito. Kasi the same din eh. Pag kukunin mo yung decision niya, hindi, ikaw din yung mag-work on. So, ikaw lang mag-work on una, sir. I know you have experience. I know may mga bago din nakikinig sa akin right now na mas malaki pa yung experience sa akin. Kung alam mo na paano magsagot, try mo ding sagutin. Basta importante masagot mo yung mga objection nila. No knowledge. Ako yung knowledge, sir. Sir, lahat ng bagay, sir, basta pag-aralan, pwede matutunan. Yung mga pulis ba, sir, yung isinilang ka sa mundo, alam mo na ba yung paano maghawak ng baril, sir? Hindi. Bakit mo nalaman yan, sir? Kasi po, pinag-aaralan mo yan. And lahat ng bagay, sir, basta pag-aaralan, pwede matutunan. Yung puso nga, natutong magmahal. Di ba? Yun yung mga sinasabi ko. No money, sir. Pag gusto, sir, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Di ba? Yung mga moves na yan, isulat nyo. Kasi yun lang yung ginagawa ko talaga. Doesn't know how to sales talk na. Sobrang dali. Sir, in this kind of industry, sir, sa pandemic na panahon, ngayon po, nga online, sir, sa Prime 4x4 system, scripted na po lahat. No need po yung sales talk. Ang kailangan lang, meron kang account. Pero dyan natin ilagay yung income mo. And doon papasok yung mga pera na galing sa company natin. Ganun lang. Masagot lang talaga. Okay? Na ngayon, pag hindi pa rin sold out, i-share mo yung reasons and share your personal. Personal, kasi I know, dumaan ka din lahat dito eh. Tama? Masagot lang namin lahat yung mga question mo, yung mga objection mo, kaya nagsali ka. So ikaw mismo, i-share mo bago mo siya, after mo masagot yung mga sagot niya, pag hindi pa sold out talaga, i-share mo yung reasons and realization why you join. Tama? Kasi ikaw professional or malaki nang naabot or malayo nang naabot mo sa buhay, sumali ka pa rin. So i-share mo, sir, ako, sir, alam mo ba, sir, ito yung mga na-achieve ko na ngayon, sir. Graduate po ako, sir. Ito yung trabaho ko ngayon, sir. Pero bakit ako nag-join sa Prime 4x4 system? It's because in reality, sir, o doon na magpasok yung reality, in reality kasi, sir, kulang talaga yung sahod, sir. Di naman pwede gamitin natin yung diploma natin pambili ng bigas, sir. Share always the reality to make them realize. Kasi ang tao, guys, pag makarealize, maghanap talaga ng paraan. Yung pag-aaral na eh, di ba? Yung pag-aaral na, kung alam mo anong kurso i-enroll mo, tapos alam mo may trabaho naghihintay sa'yo, malaking pera, at wala ka pang pera, maghanap ka talagang paraan para mag-graduate. You get my point? Ang tao talaga, pag makarealize, so yung goal natin sa closing part, iparealize mo talaga. Huwag mo tingilan. Gamitin mo yung mga experience mo para yung tao makarealize. Tama? Dito sa closing part, ito yung mga serious moment. Pero guys, mind you, pag magawa mo ma-realize, kahit ikaw lang, ikaw mismo, magbabayad yan sa'yo. Magbibigay ang puhunan yan sa'yo kasi naparealize mo eh. Bakit ka nagsali? Kasi naparealize namin yung reality. Hindi ka namin niyayabangan ng income. Di ba yung nag-uusap tayo? Hindi namin niyayabang yung kita namin, yung kotse namin, yung bahay namin, yung resulta namin. Hindi. Yung pinaparealize namin is para sa'yo. Yung gagawin mo para sa'yo, sa pamilya mo. Tapos after it, okay na, check na yun. Share mo naman paano mo ginawa yung puhunan mo. Kasi shout out po sa mga nag 15 stores natin, mga nag business package katulad namin. I know hindi siya maging madali. Kasi katulad ko before, 9,148, nahihirapan po talaga kami nag-start. Pero since nakarealize kami, ang galing ng mentor namin, kahit tambay po ako, 15 stores po ako. 15 stores, paano ko po yung nagawa? Guys, ang tao, guys, pag makarealize, maraming paraan. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So yung trabaho mo ngayon sa closing part, always make them realize. Tama, pa-realize mo always yung reality. Guys, pag hindi mo ito gagawin, paano lang pamilya mo? You get the point? Paikot-ikot lang yung buhay natin pag empleyado lang. Sweldo, katapusan. Sweldo, katapusan. Bayad utang, sweldo, katapusan. And then what? Wala pa rin savings. Tama, what if magkasakit ka? Yun, ulit-ulitin mo yun. Tama? Tapos, balik ka rin mo, what if dito sa site? Darating sa point in time, after 1 year, 2 years, lalaki yung savings mo dito. Mag-travel na lang tayo. Hindi na tayo magtatrabaho. Mag-travel na lang tayo. Enjoy-enjoy lang tayo. Banding-banding. What if mangyari sa atin yun? Guys, that is the reality. Yan yung kapalit pag mag-business package ka. Yun yung reason eh. Kahit ako tambay before, maraming professional, maraming mga police, mga army, mga PCG,
nag-15 branches sa amin, mga big time na mga businessman, mga kapitbahay namin dito, nagtiwala sa amin kasi po we pinapakita po namin yung reality. So if gusto mo mapasali yung taong napresentahan mo, huwag mo iabang yung resulta mo. Yung gawin mo, reality lang always. Balik-balikan mo yung reality. Kasi I know may mga bago naman. Pag iabang kasi yung gagawin mo, yung first tanong, eto, kumita ka na ba dito? Malaki na bang kita mo? Pero pag yung sinishare mo reality, pwede mo yung masagot. Ako, honestly speaking, bago pa ako. Pero yung pinakamalaking resulta ko dito is yung pag-iisip ko. They made me realize na kung hindi natin gagawin ito, ha? Ganito, kung pag hindi natin gagawin ito, hindi tayo asenso. Totoo naman, hindi natin na-realize, ilang years na po tayo nagtatrabaho, wala pa rin tayong malaking savings. Marami pa rin tayong utang. Yun yung masasagot niya. And ang malupit guys, ang kapatid, ang malupit, mayroon tayong mga anak, mayroon tayong mga pamilya, umasa sa atin. Pag hindi tayo mag-sideline, paano lang to? Yun yung pa-realize mo. Sila mismo, kaya sabihan mo ako, at least yung sinalihan ko, legit. Diba? Yun yung realization talk natin. Personal testimony, tingnan mo. Ako, hindi pa ako, kahit hindi ako marunong mag-sales talk, tingnan mo ah. Pakita mo, awardee ka na. Yung mga ina-upload namin ni Ma'am Chai, save nyo yun. Kasi kahit maliit, when your result will speak, everybody will listen. Tingnan mo ako. Kahit hindi ako marunong mag-sales talk, may award ako. Kahit sobrang busy ako, may award ako. Yun yung mga sinasabi mo. Ulit-ulitin mo lang yun. Until makarealize niya, kung nagawa niya, kayang-kaya ko rin yun. Yun yung realization kasi. Knowledge and initial result, yun yung always i-explain. And syempre, importance of joining ASAP. Okay, importante din. Pag makuha mo na yung yes niya, mostly yung problema, pero next month pa ako mag-join. Next month pa ako magsali. Di ba? May mga ganun eh. Mapapayes mo na kasi magaling ka natsambahan mo maparealize na pa yes mo, sige sasali ako, pero may hinihintay pa ko pera yung mga 1 month after pa, yung mga eto na naman, dito yung last part sa closing notes niya, again, hindi to tinuturo ng mga ordinary guru. This is based on our experience. Okay? Importance of joining ASAP. Kailangan mabigyan mo ng reason na sasali. Bakit po? Ang excitement level ng tao po is only 24 hours to 48 hours, 1 to 2 days lang. Pag hindi nyo yan mapasali, ma-expire yung excitement level yan. Ha? Ma-expire yung excitement level yan and makakaisip niya ng maraming rason. So if kaya nyo mapasali 1 to 2 days, gamitin nyo na. Ano yung mga importance po? Give them the advantage of proper positioning. Alam nyo ba sir, ang good news sir, sa grupo namin, sir, maraming tao na qualifier. Totoo naman. Sabihin nyo, kahit ikaw mismo, wala ka pang qualifier, sir. Kasi meron kaming maraming qualifier. Pwede namin lagay under sa kanila. Pag sinabi, coach, may sasali sa akin, coach, lagyan natin ko, wala problema, connection lang yan. Sabihin mo, with confidence, alam nyo ba, gusto mo ba, di ba normal, realize mo agad, di ba, halimbawa, na-activate ka na, di ba, isa din sa problema natin, nag-gamble, saan tayo kukuha ng 4 na tao? Oo nga, saan tayo kukuha ng ganun tao? Ito gawin natin, magsali ka agad para pwede kang lagyan namin ng tao. Para maghanap ng paraan talaga. Ama, join ASAP. Yun yung always nyo. Bigyan nyo ng promo, pwede nyo gamin ng promo. Meron kang, kasi sa Prime 4x4 system, bonus lang talaga yung products natin, tama ba? O bigyan nyo ng promo. Alam mo ba, may promo ko ngayon sa akin lang. O ano ba? Pag magsali ka ngayon, bigyan kita ng 2 gluta tayong soap. O, di ba? Pag magsali ka ngayon, bigyan kita ng 2 shampoo. Discarte mo na yun. Basta yung goal mo mapasali, ASAP. Tama? Yun yung goal nyo. And iparealize nyo talaga yung proper positioning. Ha? Isa yun sa technique eh. Pag proper positioning kasi, sir, huwag kang mapaisa, maunahan ka sir. Pinaparealize namin talaga sir, alam mo ba sir, may sasali sa akin yun. Sir, pag maunahan mo sir, lalagay ko under sa'yo. Pero pag bukas ka pa magsali sir, yung sasaling yun sir, magiging under ka dun. Ano bang gusto mo, sir? Maging under ka sa kanya or under mo siya? Ma-realize niya. Oo nga, no. Sige, maging under. Tama? And dyan siya mas magiging baliw kasi maami siya. Ha? Kahit bago pa kung sali, may tao na. Totoo yun. Kahit tanungin niyo mga kasama namin dito. Di ba? Totoo yun. Ilalagyan namin ng tao. Masyak lang talaga sila.
Meron po lang tao, yes, meron lang tao kasi yun po yung all out po yung support system. Napakaswerte po ninyo sa dami ng grupo natin dito sa mother company natin eh nandito kaya sa Prime 4x4 system. Iba po magpatakbo yung may-ari ng Prime 4x4 system and that is me and my wife. Tama? All out po yung support system namin. So, yung gagawin mo lang is start ASAP. Hanapan mo ng paraan. Tama? If kaya ninyo, halimbawa, mayroon kang extra income, if kaya, yung pera niya, 15 pa or sa katapusan pa, if kaya mo, bayaran mo muna. Bakit po? Kasi pag mag-enjoy na yan, ma-activate na yan, eh wala na yung choice, magtatakbo na, wala na yung choice, magiging active na yan. Kasi mag-expire kasi pag hindi mo mapinansi. Basta makuha mo yung close na deal na, sige, ako muna magbayad dito, tapos pag the moment aabot yung pera mo, bayad ka lang sa akin. Okay? Yun yung goal ninyo. Kasi we are into business eh. Hindi naman sa nagmamadali, pero kabisado na namin yung utak ng tao. 1 to 2 days lang yun, may expire. Tama? So, wag mong paabutan ng expiry. Okay? Ngayon, sa closing, send pictures and results. Importante din yun. Kasi, halimbawa, naparealize mo na, tapos hindi mo pa napaintindi talaga, sendan mo ng prueba. Kasi when your result will speak, everybody will listen. Sir, ito po yung mga kasama pala natin, sir, mga ka-archiever. Sumumulat yung mata niya. Ha? Mga kotse pala. Yes, sir. Darating sa point in time, sir, makabili ka ng kotse mo dito, yung income mo talaga sa Prime 4x4 system. O yan, sa itaas, sir. Yan yung mga OFW natin, sir. Ito, sir, mga negosyante po, sir, yung dalawang babae na to. Sir, ito yung mga army natin, sir. Sir, ito yung mga police natin, sir, mga PNP. So sila makarealize talaga, madali lang talaga. Okay? Okay. So number 5, last part. Okay, na-notes nyo na? Huwag nyong kalimutan yung notes talaga mga kapatid. Kasi para sa inyo to. Tama? Again, the tip of the pen is much more sharper than the sharpest mind. So kailangan may notes tayo. Number 5 po is the follow-up. Importante po yung follow-up kasi kahit mag-expire po yung 1 and 2 days po, kahit mag-expire po yung utak nila, pag ma-follow up mo yan, eh ma-charge ulit yan, ma-excite ulit. So, importante po ma-follow up. Nagets niyo? Ulitin ko. Di ba sinabi ko kanina, yung excitement level ng tao po is 1 to 2 days lang. Pag hindi mo yan ma-follow up in 1 to 2 days, ma-expire po yan. So, yung goal mo, halimbawa, may lalampas talaga, hindi mo mapipigilan na 1 to 2 days, hindi pa napasali. So, yung goal mo, ipabalik mo ulit yung excitement level niya. Nagets niyo? So, importante po, this business is the game of follow-up. Importante po na ma-follow-up ninyo yung mga qualifiers ninyo. Okay. Paano po? First step, send message every day. Kumusta? Greetings? Good morning? Gawin mo kaibigan siya. Huwag mong pag-ibigin. Kaibiganin mo, kumusta? Diba? Kumain ka na? Kumusta? Sir, kumusta sir? Okay. Chika-chika muna. Basta every day. Kulit lang talaga. Push and inspire. Always send pictures niyo. Every time may... Di ba minsan, hindi mo na malalaman kung ano yung isend mo every day? O di ba mayroon ka ng folder? Send ka always. Sir, ito yung transaction namin yan. Sa mga nasali, di ba always akong kulit sa inyo? Guys, always put this in mind. Yung market mo dito, yung mga quality leaders na people. And expect that na hindi madali mapasali yung mga tao na yan. So ngayon pa lang, kulit ka na. Kulit panalo talaga yung laro dito. Ako, until right now, bakit madali ako mapasali? Kasi pwede ko nagkukulit eh. Send message, sir. Marami nga magsabi, ayoko nga ng business. Wala problema, share lang eh. Bukas ulit, send it ulit. Nakasmile ako. O, diba? Always tell the good news. Sir, alam mo ba, sir, may bagong sumaling naman. Sir, sus, kung sali ka pa, sir, lagay ko to under. Bukas, sir, may sasali, sir. Pasok sa iyo. Share mo lang. I-alternate mo muna. Pwede mo i-alternate eh. Send everyday good morning or push inspire. Yung push and inspire, pwede mo isenda ng quotes. Diba? If you can do today, why do it tomorrow? Yung mga ganun na quotes. Isa din yun sa pamparealize sa reality. Tapos always send yan, pictures. Alternate mo lang. Basta everyday ka nag-follow up sa kanya. Communicate ko sa amin. Sa trip lang. Wala namang personalan eh. Basta trip lang. Pinapollow up mo lang always. Communication. Don't forget the good news natin na I'll help you. Kami po, that is our secret strategy talaga. One of our secret strategy. Bakit maraming sumasali? Kasi tinutulungan talaga namin. Hindi po basta-basta sales talk.
yung pinaparamdam po lang talaga namin, sa tabangan ta ka. Tabangan namin dito dali. And totoo po yung ginagawa namin. Tinutulungan po namin. Kaya nga si Spider-Man, sabi niya, with great power comes great responsibility. Kung malakas kang tumulong sa business na to, malaki din kikitain mong income. Put that in mind. Take on your notes. Tama? And then, tagging. Ayan, isa sa technique namin is tagging. Kasi darating sa point in time, nadadami talaga yung mga nalatagan natin ng business. Wala ta namang limit eh. Kahit lahat ng Facebook friends mo, panglatagan mo eh. Kahit lahat ng Facebook friends mo, schedule mo, palatagan mo. So darating sa point in time, nadadami yan. So yung first gawin mo, ilista mo sa notebook mo, then ngayon po, mayroon tayong strategy para ma-follow up mo, tag. Every time mag-upload ka sa Facebook mo, di ba sa lesson 3 natin, mag-upload ka? Every time mag-upload ka po, itag mo yung mga qualifiers mo. Bakit po? Kasi ito yung mangyari. Halimbawa ako, nag-upload ko. Tingnan mo yung first upload ko, 71 people yan. Hindi ko tinatag yung mga member. Bakit ko pasla yung ganyan yung member na? Yung ingenuin mo, yung mga qualifiers, yung mga hindi pa member. Diba? Diba sa lesson 3 natin, sinasabi ko mag-upload ka. Yan, mag-upload ko. Yung pag-upload ko, tinatag ko po yung mga qualifiers. Technique yan. Notes mo naman. Ito yung purpose. Bakit mo itag? Kasi every time may mag-comment yan, every time may mag-comment sa tag mo, mag-notify yan sa kanya. In short, makukulitan din siya sa'yo, ting-ting, ano ba to? Sino ba to? Pag-upload niya, pagpunta niya sa message, yung nakita, yung post mo na makabaliwag. So, ma-excite level agad siya. Tama nga mo. Nakalimutan ko, sasali pala ako. Ma-remind talaga siya. Isa yan sa mga kulit technique ni Vincent Arcales na tinuturo ko sa inyo. And tinuturo ko sa inyo. Kasi I'm sure marami dito, mayroon marami nang nilalatagan, hindi na marunong mag-follow up. So yung sikreto po, i-upload nyo, kada-upload nyo, i-tag nyo. Again, huwag nyo i-tag yung member. Pwede i-tag nyo yung mga bago member, pero much better yung i-tag yung mga nalalatagan na. Ang tawag sa kanila, qualifier. Next, mentioning, eto na. Magiging kulit ka sa kanila kung i-mention mo din sila. Kasi ngayon na natalaman niyo na ngayon na alam niyo na yung technique natin, I'm sure marami nang mag-upload ngayon na mag-tag. So ngayon, mga member na nakikinig sa video ko ngayon, ang one of my way para malaman ko kung nakaranas ka na or nakakita ka na ng video sa lesson 4 natin is nag-upload ka na at saka nag-tag. And malupit, minimension natin under sa post nila yung mga pangalan naman. So in short, yung mga qualifier mo, halimbawa qualifier ko, meron ako 71 na qualifier sa nilista ko sa notebook ko. Nakita ko si Coach Lindo nag-upload ng post. Yung ginawa ko, nagpunta ako sa post niya, minimension ko isa-isa yung mga pangalan ng mga qualifier ko. So yung 71, doon lahat under ni Coach Lindo. In that way, yung qualifier ko naman, ma-notify na naman yung Facebook niya. Ano ba itong bagong mention? Pagkita niya, yung upload naman ni Coach Lindo. So again, ma-charge naman, ma-excitement level naman. So in short, yung mga qualifier natin, everyday may excitement level until such time, sasali na talaga. Wala silang ibang choice kasi lahat ng mga circle of friends niya, ganun na. Guess niyo? Next. Okay, so next. Make your post trending. Okay, isa din sa, bakit ba tayo magbimension ni coach nga, pwede na, bakit tayo magbimension coach na kasi nakatag na sila? Kasi po, mas maganda ang image ng Facebook mo pag maging trending lahat ng mga posting mo. Trending, ano ibig sabihin ng trending? Marami kang itag, maraming nag-comment, maraming nag-like. Kasi pag halimbawa, tingnan nyo yung Facebook ngayon. Every posting ko po, 100 tao po yung 100 comments po yan. So syempre yung makabihod, ang lupit to, sino to? Pero ang hindi nila alam, yung mga mini-mention ng mga downline ko o mga tao ko, nire-replyan ko lang. Any topic, basta ma-replyan mo lang. Kasi, the moment kasi ma-replyan mo yung post mo maging trending sa Facebook. Ano ibig sabihin ng trending? Di ba, maraming nag-upload everyday. Pag na-replyan mo yun, babalik yun sa itaas. So, maraming na nakakita ng post mo. Yun yung mga technique natin. So, kahit nonsense po yung reply mo, reply ka lang ng reply. Comment lang ng comment. Yan yung purpose. Kita niyo ako, kahit mag-comment kayo ng how nag-reply pa lang, PM sent. Kasi every time mag-reply ka, mag-trend yung comment mo. Mag-trend mo yung post mo. So, yung ibig sabihin ng trend, ibabalik sa number one yun and makita ng maraming tao. Nag-gets nyo na. Now you know. Tingnan nyo yung post namin. Halimbawa, sa ako nag-post, mag-comment ako, si Coach Lindon, yung mga leader ko, mag-comment.
makakilala kami after magko-comment kami. Bakit? Para yung post ng asawa ko matrending. So ngayon, alam mo na, huwag kang mag-alala. Every time makita namin yung post mo, mag-comment kami. Alam mo na anong gagawin. Huwag mo lang i-ignore. Problema ng ibang ni-ignore eh. Alibaba, yung mga bagong leader ko, pinupost ko yung mga pangalan ng mga qualifier ko, ini-ignore lang. Pwede mong reply yan. Pwede mong i-comment, sir, thank Prime 4x4 system is the best. Mga ganun na bagay. Thank you po, sir. PM send. Mga ganun na bagay. Basta mag-reply ka lang para yung posting mo mag-trending. Pag mag-trending po, lahat ng Facebook friends mo makikita ng post mo. And if, mind you, dual purpose yan, nagpapaluwap ka sa mga qualifier mo. Now you know. Di ba? Kasi tinag mo siya. So every time may mag-comment, ping, 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 ping. Makikita niya. Di ba? Magdagawin mo to, promise, yung mga sasali siyo, marami. Kasi yun lang ginagawa namin. Next. Last part sa 3, isa sa follow-up namin, attend Zoom meetings. Guys, meron tayong Zoom meetings every day. Every day. Ang purpose po dyan, na mag-attend tayo, hindi po attendance yan. Okay? Pero isa yan sa, yan. Isa yan sa mga charger po natin. Anong ibig sabihin ng charger? Tao lang po tayo na low moral, minsan maraming rejection, may mga problema madaanan. Minsan darating sa point time, low moral po tayo. Kung baga kung sa cellphone nga naglo-lobat, anong gagawin pag cellphone maglo-lobat? Diba i-charge? Tayo po, pag low moral tayo, attend lang kayo ng Zoom. Yes. Hindi naman necessary na ano eh, kanang mag whole day ka mag-Zoom kasi 1 hour lang yan, 1 to 2 hours. Attend ka lang para everyday ka mag-learn. And then number 2, bakit isa siya sa way na mag-follow up? Kasi kahit hindi pa member, maka-qualifier pa, patin mo sa Zoom. Kasi sa Zoom kasi, sobrang dami, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga speaker dyan. So iba-iba yung mga bagsakan, pero the same realization lahat yung ipaparealize. So in that way, pag yung qualifier mo always naka-attend sa Zoom, eh yung excitement level yan, hindi mag-expire. Everyday excitement level, darating sa point in time, makahanap yan ng pera, mag-start na lang yan. Yun lang ginagawa namin, kaya nga sumali kay. Pag hindi makaten ng Zoom, sinisenda namin ng replay. Oo, katin nyo bro. Diba? Now you know. Isa din sa tips ko po, pag nakita kasi ng mga qualifier mo, nag-attend ka sa Zoom, ang tao kasi, what they see, what they do. Mangkisi-mangki do. Kaya po kahit always na kami umaten ng Zoom, umaten pa rin kami. Pag gusto mo yung mga qualifier mo mag-open camera ka para sundin ka din ng mga qualifier mo. Pag gusto mo mag-attend ng qualifier mo, ikaw rin mag-attend ka. Kasi yung mga qualifier mo, maging member rin yan. So, kailangan mo maging role model. Intindihan nyo? So, isa yan sa way sa pag-follow up. That's it. After nyo magawa, after magawa yung 5 steps, yung basic, I'm sure, marami nang sasali sa'yo. Yung goal mo lang ngayon is i-apply. Yung goal mo lang ngayon is i-apply yung tinuro ko sa'yo na basic. And I'm sure, sulat mo na yan sa notebook nyo. Okay? Ulitin mo lang and i-apply. After 1 week, 2 weeks, I'm sure marami nang sasali. Tama? Ang good thing dyan, pag yung sumali, ganun din yung gagawin. Kasi dadamit talaga. Darating sa point in time na yung cheque mo, lalaki. Tama? So, hope nakatulong kayo sa akin. Bago tayo matapos, again, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Para every update natin, after this, I suggest you could proceed to lesson 5 natin. Sa lesson 5 po naman is ituturo ko naman doon paano mag-navigate ng online account nyo po. Paano mag-click ng check-in ninyo, paano mag kita ng mga transaction, paano mag-position ng mga accounts, doon natin po ituturo sa lesson 5. So sa ngayon po, hope naka-learn kayo sa akin, okay? I'll be stopping my sharing. Okay. So that's it po for lesson 4. I know naka-notes na kayo. So apply na lang ha, kasi hindi yan maging effective pag hindi yan i-apply. Pero pag i-apply mo, I'm sure marami pong resulta.
So, bago again, bago tayo matapos, please subscribe our channel, okay? Para ma-notify kayo every time may bagong video natin. And then, good luck on our lesson 5. Thank you po and to God be the glory.